Margaret's POV. Hindi ko inimikan si Daniel, di rin naman niya ako kinikibo. Alam ko, guilty siya pero dinadagdagan niya lang ang sakit at sama ng loob na nararamdaman ko dahil sa pananahimik niya. Hindi ba dapat nagsisorry siya at pinapangakuan ako na hindi namuulit yon? Hindi ba dapat inaamo niya ako at nilalambing dahil may kasalanan siya? Bakit niya ginagawa yon? Bakit pakiramdam ko mas lumalayo kami sa isa't isa? Hindi ko maintindihan. Normal lang bang manahimik ang taong guilty? Margaret, kumain ka pa. Napatingin ako kay Ate Jel. Siya lang kasama ko dito sa bahay dahil maagang umalis si Daniel. Di pa man ako nagigising umalis siya ayon kay Ate Jel. Bumuntong hininga ko. Wala bang bilin si Daniel, Ate Jel? Naupo siya sa tabi ko at saka pinakatitigan ako. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Yumuko ako at umiling. Wala po kaming pinag-aawayan. Matagal siyang nanahimik dahil para matpatingin ako sa kanya. Hindi ko nagustuhan ang pamilyar na emosyon na kanyang mga mata na mabilis ding nawala. Awa yun at di ako tumatanggap ng awa. Margaret, toxic ang relasyon na puro away. Pero mas nakakatakot ang relasyong tahimik. Hindi normal na wala kayong pinag-aaway ng asawa mo. Hindi ko din sinasabi na mag-away kayo palagi pero natatakot ako sa ganyang klaseng relasyon. Kung galit kayo sa isa't isa, mas mabuting kumprontahin mo siya. Ano kung mag-away-away kayo, ang mahalaga, mailabas niyong sama na loob at masabi niyo ng mali ng isa't isa? Nangilid ang luha ko. Yun ang nga nasa isip ko. Normal bang manahimik ang tao na kagawa ng kasalanan? Ate Jel, hindi ako nasa puso niya. Pinipilit ko namang intindihan na mabuti siya sa akin at di niya ako pinapabayaan. Pero natatakot na ako sa sobrang panahimik niya eh. Sumabog ang naramdaman niya at sa huli maiwan akong mag-isa. Humikbi ako. Mahal niya pa rin ang ex niya at ang sakit-sakit nun. Sa parte ko, dahil asawa niya ako. Pero hindi ko maramdaman. Napailing-iling ako at saka marahas sa pinunasan ng luha ko. Oo, inaalagaan niya ako. Pinaparamdam niya sa akin ang halaga ko pero kulang, Ate Jel. Kulang kasi hindi ko siya maramdaman bilang asawa ko. Dahil ang tingin kong turing niya sa akin isang responsibilidad at panakiputas. Humikbi akong muli kasabay ng pagkakayakap sa akin ni Ate Jel. Ayokong husgahan siya pero ang sakit-sakit na. Paano ko ba mapapalitan ang excess sa puso niya? Maraming hinaplos ni Ate Jel ang buhok ko habang umiiyak ako sa kanya. Ang bigat-bigat ng kalooban ko at pakiramdam ko sa sabog ng puso ko sa sama ng loob. Margaret, hindi mo po pwedeng pilitin na mahalin ka na isang tao. Kusa niya yung matututunan sa tamang panahon. Tumingala ako sa kanya. Paano kung hindi niya ako matutuhang mahalin? Kung ganun, wala kang choice kundi tanggapin ang katotohanan. Piliin ang sarili mo. Napayoko ako. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ako kapag nabigo ako sa pangarap ko. Si Daniel ang gusto kong makasama habang buhay. At kung maghiwalay kami ng ganito, sigurado ko, hindi ko na magagawang magmahal pa ulit dahil binigay ko na ulit ang lahat-lahat sa akin sa unang pag-ibig na ito. Sumugal ako at binuhos kong lahat sa sugal na ito. Kaya kung maghiwalay pa kami sa huli, siguradong ubos na ubos ako. Matapos sa pag-uusap namin ni Ate Jel, gumaan ang pakiramdam ko kahit papano. Yan nga lang, natagdagan yung takot ko. Bumuntong hininga ako habang tinitinan ng wedding pictures namin ni Daniel. Nakagat ko ang pang-ibaba akong labi nang makita ang litrato kung saan kasali lahat ng dumalo sa kasal. Napalunok ako matapos makita si Serena, masayang nakangiti habang nakayakap sa bebang ng asawa niya. Katabi ni Daniel ang asawa ni Serena. Hindi ko napigilan ang pagsingit ng sakit sa akin nang makitang may isa pang kuha. Kitang-kita, lumingon si Daniel kay Serena habang ako naman ay nakangiti sa camera, yakap ang braso ni Daniel at ni Dad. Napayoko ako. Bakit ba ngayon ko lamang ito napansin? Hinaplos ko ang tiyan ko. Ang baby ko na lang ang dahilan kung bakit kumakapit ako. Nang mahigpit sa kasal na ito, sa totoo lang kasi nagsasawa na akong umasa. Isinira ko ang photo album sa kakabumaba sa kama at tumabas ng kwarto. Natigilan ako na makita ko si Doc Samuel na nakatayo sa may sofa. Nakausap si Ate Jel at mukhang paalis. Oh, tamang-tama, nariyan ka pala. Margaret, kakatok sana ako para tawagin ka dahil may bisita ka. Oh, tamang-tama. Namunok ako at hindi na nagsalita. Napatingin ako bitbiti Doc Samuel ang basket. Puno yun ng prutas. Sige, maiwan ko na muna kayong dalawa. Akmang lalabas na si Ate Jel nang tawagin ko siya. Ate Jel, saan ka pupunta? Mamamalengke ako at saka bibili din ako ng vitamins mo. Binili niyo ng asawa mo kanina.
Napalunok na lang ako ulit nang makaalis siya. Sinilubong ko ang titi ni Doc Samuel. Anong kailangan mo? I just wanna check on you, Margaret. Tinago ko ang nakakayom kong kamao. I have a husband to check on me, Doc. I know, pero iba kapag doktor, diba? Umiling ako. May sarili akong doktor, Doc. Bumantong hininga siya. Look, I am sorry for what happened. Kasalanan ko, Margaret. Naging gago ko ng gabing yun at di ko na napigilan ang nararamdaman ko. Umiwas ako ng tingin. Umalis ka na lang, please. Nag-away ba kayo lang dahil sa akin? Mabilis ako napatingin sa kanya. Nag-away? Hindi nga namin siya pinag-usapan, Doc. Hindi ko inaaway ang asawa ko sa isang simpleng bagay. Alam niya kung ano nangyari at di ko kailan magpaliwanag sa kanya dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Yumuko siya at saka napailing-iling. Nang muling niya akong tiling na nakita ko, napatiimbagang siya. Why can you see it, Margaret? Mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo. Just be with me and I will make you happy. You deserve to be treated like a queen. Marahas akong umiling. Di ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Bakit ba'y pinagpipilitan niya sa akin ang sarili niya? Alam naming pareho mali ang nararamdaman niya, kaya bakit tutuloy niya pa rin? Just leave, Doc, please. Matagal niya akong tinitigan bago binabas sa coffee table ang dala niyang prutas. You can always count on me, Margaret. Kapag sawa ka na maging tanga, bukas ang pintuan ko para tanggapin ka. Natulala ako. Di ko alam kung inuinsulto niya ako o ano, pero di ko talaga nagustuhan ang sinabi niya. Bakit pa parang siguradong sigurado siya na maghihiwalay kami ni Danielle? Ano ba ang alam niya? Sa kabilang banda, nagulat ako kasi kasunod sa bisitang dumating. Hindi ko inaasahan na pupunta siya dito, gayong hindi naman kami close. Isang beses lang halos magkausap at yun lang pinakikilala sila sa akin ni Dad. Nabalitaan ko kay Danielle na buntis ka. Kamusta ka naman? Tanong niya habang umuupo sa harapan ko. Tipid akong umiti sa kanya. Okay naman ako. Bumuntong hininga siya at saka ako tinignan. Sigurado ka, Margaret? Kilala ko si Danielle. Manhid yun kaya maaaring masaktan kanya nang di niya alam. Umiwas ako ng tingin. Kapag sinabi ko sa kanya, baka sabihin na Dad at makarating din kay Dad. Ayoko magkagulo kaya pinili ko na lang huwag magsalita at magsumbong. Okay lang kami, Danny. Napadalo ko nga pala. Pumasok na sa trabaho si Danielle. Sumandal siya sa sofa, saka nagdekwatro. Ayain ko na sanang mag-inom mamaya. Wala kasi ako magawa eh, ang boring. Nalingkit ang mga mata ko. Ang alam ko kasintahan na siya, kaya bakit siya tatambay dito? Bigla siyang sumimangot. May alak ba kayo dyan? Nauuhaw ako eh. Napabuntong hininga ko. Mukhang may problema ang isang to. Tumayo ito. Ang alak dito yung regalo mo nung kasal namin. Gusto mo kunin ko? Lumiwanag ang mukha niya at saka tumango. Agad naman akong pumunta ng kusina at kinuha ang halak na may ribbon pa na may takip sa kumuha ng baso. Binalikan ko si Danny. Nanakayo ko pero agad din siyang nag-angat ng tingin nang maramdaman ang presensya ko. Lumiti siya na makitang alak. Matapos magsalin agad niya itong nilagok. Napailing ako. Ikaw yata ang problema, Danny. Tumamlay ang mukha niya. Komplikado ba talagang mag-isip ang mga babae? Sabihin mo ba, Garnet, kapag may nagsiselos ka, hihiwalayin mo ka agad si Danielle? Nagulat ako sa sinabi niya. Tamang-tama yon sa nararamdaman ko ngayon, pero hindi ko alam kung paano sasagutin. He laughed without humor. Peste. Sorry, hindi ko dapat tinanong yon. Umiling ako. Ayos lang. Gusto mo bang tawagan ko si Danielle para ipaalam sa kanya na nandito ka? Agad siyang tumanggi. No, it's okay. Hihintayin ko na lamang siya. Di na ulit ako nagsalita pa at ganoon din si Danny. Pinanood ko lang siyang uminom ng uminom hanggang sa naubos niyang isang bote ng alak na siya na rin mismo ang nagregalo. Napahagat ako ng labi nang bumagsak siya sa sofa. Tulog na at lasing na lasing. Ang laki ba naman kasi ng alak na nilaklak niya? Tumayo ako at niligpit ang pagiinuman. Inabutan ko si Ate Jel sa kusina nagluluto nung dalhin ko na sa lababo ang baso. Yan ba ang kapatid ni Danielle? Tanong ni Ate Jel. Mumiti ako at tumango. Siya nga, mukha nga malaki ang problema eh. Naubos ang isang bote ng alak. Nang balikan ko si Danny sa sana, nilapitan ko siya. Inalis ko ang sapatos niya, tsaka sinampay sa sofa ang binti niya para maging komportable siya kahit papaano.
Napabuntong hininga ako habang pinagmamastan ang namumulan niyang mukha. Mukhang pareho kami ng nararamdaman ngayon ni Danny. Pareho kaming disappointed sa masama sa loob sa taong mahal namin. Naapo akong mali sa kabilang sofa habang tahimik na nanonood ng TV. Ilang saglit pa'y dumating na si Daniel, kaagad napatingin sa kapatid niya na natutulog sa sofa. Lumapit siya sa akin, pinagmastan ko lang siya at kitang-kita ko sa mata niya ang pag-aalinlangan. Pero sa huli, ginawa niya palagi ang ginagawa sa tuwing umuwi siya ng bahay. Inagka niya ang pisngi ko at saka naupo sa single couch at binalingan ng kapatid niya. Lasing ba to? Kaswal na tanong niya. Tumango ako. Oo, maka may problema. Kanina pa siya dito pero ayaw naman tawagan ka. Tilingnan niya ako. Matagal ang ginawa niyang pagtitig kaya nailang ako at kagad umiwas ang tingin. Tumikim siya. Pwede ba tayo mag-usap, Margaret? Yumuko ako at di ko alam kung makakaya ko siyang kausapin ngayon tungkol sa problema namin. Ayokong balakay ng problema pero baka ako anong masabi ko sa kanya ngayon dahil talagang masamang masama pang loob ko. Gusto ko na lang munang palipasin ng galit at selos na nararamdaman ko dahil alam kong di magiging maganda ang kalalabasan ng pag-uusap namin kapag pinilit namin mag-usap ngayon. Tiringnan ko siya matapos mag-ipon ng lakas ang loob. Baka sampagod sa mukha niya. Ramdam ko ang kagustuhan niyang kausapin ako pero tumanggi ako. Palilipasin lang muna namin ang araw na to. Daniel, bukas na lang tayo mag-usap. Hindi ako sanay na ganyan ka sa akin, Margaret. Halos pabulong na sabi niya. Napaiwas ako ng tingin. Naging mahina ako kapag ganito siya kaya minabuti ko na lang tumayo at talikuran siya kesa maging marupok na naman ako. Lumunok ako habang nakatalikod sa kanya. Huwag muna ngayon, Daniel, please. Masakit ka talaga lang naranasan ko sa'yo. Kaya ko ba magtiis pero hindi ko alam kung hanggang kailan kaya hayaan mo muna akong kumalma. I'm sorry. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Natutokso akong harapin siya, yakapin at patawarin pero babae ako. May karapatan akong tanggihan ang isang taong na nakit sa akin na deserve kong mahalin at pahalagahan. Daniel, alam kong aware ka sa kasalanang nagawa mo sa akin. Ang gusto ko lang naman maging maayos ang pamilyang babuoyin natin kaya nagtitiis akong masaktan. Kinakaya ko lalo na't magkakanak na tayo kaya't sana subukan mo rin dahil ayoko dumating yung araw na susuko na ako sa'yo. Dahil yun ang kahuli-huli ang bagay na gagawin ko matapos kong magpakasal sa'yo. Matapos kong sabihin yon, agad ako naglakad papasok sa kwarto. Nilakaw ang pinto at saka naupo sa kama. Sinapok ko ang ulo ko. Kakayanin ko naman ang sakit. Wala akong pakialam kahit pagpapakamartir at pagpapakatanga ang ginagawa ko. Mas mabuting subukan ko habang maaga pa kaysa maghabol ako kapag huli na. Nasa akin na siya ngayon. Kasal kami at magkakanak na kami kaya may panghahawakan ako. Konting tiis pa at baka sakaling makita niya ako. Nakasakaling makita niya na hindi lang ako basta responsibilidad dahil asawa niya ako. Hindi lang pag-aalaga at respeto niyang kailangan ko, may kulang pa. Isang malaking kulang at yun ay ang pagmamahal na deserve ko. Sa kabilang banda, nababas ako ng ating gabi sa kwarto. Tulog na tulog sina Daniel at Danny sa sala. May bitbit akong dalawang kumot para sa dalawa. Agad kong kinumutan si Danny at sinunod si Daniel na namamaluktot sa sofa. Bumuntong hininga ako tinitigan ng asawa ko. Halatang hindi siya komportable na matulog sa sofa. Napalunok ako. Akmang gigisingin siya para palipatin sa kwarto nang mahulog mula sa sofa ang wallet niya. Bumagsak yon sa sahig. Nabukas at natulos ako sa kinatatayuan nang makita ang isang litrato. Nagsimulang manginig ang kamay ko habang pinupulot ang wallet niya. May picture siya ng babae sa wallet niya. Maintindihan ko naman kung si Lauren ang nasa litrato kaso hindi. Si Selena yon ang ex niya. Masama ang loob na nilingon ko ang natutulog na si Daniel. Kinuha ko ang kumot at nilagay sa katawan niya. Tsaka ako nagdadabog bumalik sa kwarto. Pabagsak kong sinarang pinto at saka napaluha. Tiningnan ko ulit ang wallet ni Daniel na hawak ko. Tsaka ako napatingin sa laptop niya sa working table niya. Tinubuan ako ng malaking pagdududa. Kaya lumapit ako sa laptop niya at binuksan ko yon. Wala tong password kaya agad akong nabuksan. Nag-scroll ako sa photos niya. Pati social media accounts niya nakabukas, tiningnan ko rin. Pero wala akong makita. Hanggang sa napada ako mata ko sa cabinet na bahagyang nakabukas. Lumulok ako at saka dinampot ang itim na flash drive. Dahan-dahan ko sinaksak sa laptop at binuksan ang mga files. Halos panawan ako ng ulirat na makita ang sandamakmak na picture sa Serena na halos puro stolen. Natutop ko ang bibig ko.
Diyos ko, nagtuloy-tuloy sa pag-agos ang luha ko. Gusto ko magwala, magsisigaw, sirain lahat ng mahawakan ng kamay ko pero hindi po pwede. Ayoko madamay ang buhay sa sinapupunan ko. Ayoko mawala ng anak ko, magiging pabaya ako. Dahil sa mga nakita ko, hindi na ako dinalaw pa ng antok. Sumapit ang umaga, nakatulala ako habang nasa labas ng bahay, nakaupo sa upuan. Ang bigat-bigat ng kalooban ko. Gusto ko ulit umiyak pero naubos na yata ang luha ko. Idagdag bang sobrang mahapdi at namamaga ang mga mata ko? Bakit ka ba nagpapasando, bruha ka? Okay ka lang ba talaga? Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Kinausap ko si Alex at oo, nagpapasundo ko sa kanya dito sa bahay. Gusto ko munang lumayo kay Daniel at mag-isip. Saglit lang naman dahil alam kong di ko rin kakayanin na malayo ng matagal sa kanya. Basta sunduin mo ko dito. Mamaya ko na lang sasabihin ng lahat. Okay, mag-goli lang ako para fresh at maganda. Babosh! Nang patayin ko ang tawag, muli akong tumulala sa kawalan. Hindi naman siguro masama na sarili ko munang pipiliin ko. Ay, kabayo! Dahan-dahan ako napalingon kay Ate Jel, nagulat na nakatingin sa akin habang hawak ang balikat niya. Kakabukas na lang kasi ng pinto at nagulat siya sa akin. Diyos ko, Margaret, akala ko may white lady na dito. Ano bang ginagawa mo nandito ka sa labas? Umiwas ako ng tingin at hindi sumagot. Ramdam ko ang titig niya hanggang sa naupo siya sa harapan ko. Okay ka lang, Margaret? Bumuntong hininga ko at umiling. Plano kong kumprontohin siya ngayon, Ate Jel. Hindi ko na kaya pang manahimik. Tumango siya at linawakan ang kamay ko. Magpakatatag ka, Margaret. Yun lang ang baliwalang salita ni Ate Jel bago siya bumalik sa loob ng bahay. Napayo ko ako na maiwan ulit akong mag-isa. Ilang saglit pa nakaramdam ako ng presensya sa gilid ko. Nagangat ako ng mukha. Tilingnan ng tao sa tabi ko. Daniel is looking down at me. Bumuka sa mukha niyang gulat nang makita ang itsura ko. Margaret? Dahan-dahan akong tumayo habang nakatitig lang sa mga mata niya. Gumalaw naman ang kamay niya. Tinangka akong hawakan pero umiwas din ako. Tumiklop ang mga dalili niya at napahiya sa ginawa kong paglayo. I am sorry, Margaret. Tinatagan ko ang loob ko kahit na gusto ko na namang umiyak. Hanggang kailan ka ba magsasorry, Daniel? Yumuko siya. Hanggat nasasaktan kita. Mabilis kong pilinasan ng mga luha na tumakas sa kaliwang kamay ko. Hanggang kailan mo ba kalaksantan? Doon siya natigilan. Matagal siyang nanahimik at alam ko, doon palang di niya na sigurado sa kainat na namin. Ikiniyom ko ang kamao ko. Nananahimik ako, Daniel. Kahit nahuli kitang sinusundan sa sarili, nanahimik ako kasi alam ko nagmo-move on ka pa lang. Kasi alam ko sinusubukan mo siyang kalimutan pero, Margaret, umiling-iling ako at saka tinabig muli ang kamay niya nang tinangka niya akong hawakan. Matagal mo na pala ako niloloko, Daniel? Margaret, hindi ganon. Hindi ganon? Di makapaniwala ang tanong ko. Daniel, nakita kita. Sinusundan mo siya tapos ngayon malalaman ko. Hindi mo pala talaga siya bahala kalimutan? Umiling siya. Margaret, I'm trying. You're trying. Pagkakakong natawa. You're trying. Sigurado ka? Kung sinubukan mo, bakit may picture siya sa wallet mo at may sandamakmak na stolen shot sa flash drive mo? Gumuhit ang pagkabigla sa mukha niya. Paulit-ulit nagbukas sara ang bibig niya. Tinangka magsalita pero wala siyang maisip na alibay kaya sa huli nanahimik siya. Marahas kong pinunasan ang luha ko. Daniel, nagtitiis ako. Nananahimik ako kasi alam ko. Sinusubukan mo ako mahalin pero sobra ka na. Ang sakit-sakit na ng ginagawa mo. Maintindihan ko naman kung aaminin mo sa akin, hindi mo ako kayang mahalin. Pero Daniel, kinuha mo akong tanga. Pinaasa mo ako. Margaret, please, I'm trying. I am trying so hard to forget her. Oo, may mga picture siya sa akin dahil madalas din akong inaatake ng pagmamahal ko para sa kanya. Pero sinabi ko naman sa iyo, diba? I need time. I need time so I can finally give my heart to you. Sinipa akong upo ang inuupuan ko kanina. Peste naman, Daniel. Huwag mo nga akong gawing tanga. Kung hindi mo ako kayang mahalin, pakawalan mo na lamang ako. Nanawid siya sa kinatatayuan. Nakita ko ang pagdaan ng takot sa mga mata niya. Kung para saan, hindi ko alam. Takot ba siyang mawala ako o takot siyang maiwan ulit? Iiwan mo ako? Lumakas ang luha sa kaliwa niyang mata dahil na mabilis kong pag-iwas ang tingin. Lumambot ang puso ko na sa simpleng pagluha niya. Lumunok ako at pinigilan ang sariling yakapin siya at bawi ng sinabi ko. Margaret?
Pinahid kong luha sa pisngi ko at lakas loob na tinignan ulit siya. Hindi ko naman hiniling ang lahat sa iyo, Daniel. Ang gusto ko lang konti. Konting magmamahal kasi sawang-sawa na ako maging palakip butas. Margaret, hindi ka palakip butas. Halos pabalong niya sabi na ang hirap paniwalaan. Daniel, kaya mo ba talaga ako mahalin? Kaya mo ba talaga? Kasi oo, mananatili pa rin ako. Hihintayin kita kahit ang sakit-sakit na, pero kung hindi, palalayaan na natin ang isa't isa. Marahas siyang umiling at mahigpit ako niyakap. Hindi ko rin napaghandaan ang biglaan niyang paghagulhol sa balikat ko. I'm sorry. Sorry. I'm so sorry. Huwag mo akong iwan, please, Margaret. I need you. I need you in my life, babe. Nasanay na akong kasama ka. At di ko alam kung kaya ko pang maiwan ulit mag-isa. Marain ako napapikit. Sa kanya na rin mismo nang galing. Natatakot siyang maiwan mag-isa. Humikbi ako. Ayoko man pero binitawan ako ng mga salitang tiyak kong pagsisisihan ko rin. Kailangan natin ng space, Daniel? No. No. Hindi. Hindi natin kailangan yon. Manatili ka lang sa tabi ko, Margaret. I promise. I will be good. Hindi na tumauulit. Hindi na. Tuloy na rin ako napahagulhol. Daniel, kailangan natin to. Di naman kita hihiwalayan ng tuluyan eh. Kailangan mo lang linawan ng pag-iisip mo. Piliin ang gusto ng puso mo dahil hindi pwedeng ganito na lang palagi tayo. Humiwalay ako mula sa mahigpit na yakap. Saka hinawakan ang pisngi niya. Sinalubong ko ang matamlay niya mga mata. Kapag sigurado ka na sa akin, Daniel, sabihin mo lang. Lumabas ako ng bahay. Sumakay sa kadarating lang na kotse. Mula sa bukas sa bintana, tanaw ko si Alex. Mukha nagulat sa itsura ko. Tara na, Alex. Agad kong sabi nang makasakay ako. Mabilis naman niyang pinandal ang kotse habang nakikita ko si Daniel. Tinatangka pa akong habulin. Napayuko na lang ako at malakas sa pamalahon ng iyak habang mahigpit na nakahawak sa seatbelt na hindi ko man lang maigawang maikabit. I'm so sorry, Daniel. Kailangan ko munang piliin ang sarili ko. Sa kabilang banda, mahigpit na yakap ang binigay sa akin ni Alex matapos niyang marinig ang kwento ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang lahat-lahat. Wala akong tinanang ni katiting na impormasyon. Nakatulog naman ang pag-iyak ko sa kanya dahil talagang gumaan ang pakiramdam ko. Akala ko ba handa ka sa kahinatnan? Sumusuko ka na ba sa kanya? Sumingot ako at humiwalay sa yakap niya. Tiningnan ko siya. Uuwi na rin naman ako mamaya. Nalokot ang kanyang mukha. Ano? Bruha ka? May pa-runaway-runaway ka pang nalalaman? Iuwi ka rin pala mamaya? Ano? Namimiss mo na agad ang hagod? Tsaka ka nito? Marupok? Sinimangutan ko siya. Tinatakot ko lang naman siya eh. Konti lang naman, malay mo. Ma-realize mahal niya ako kapag nakakita niyang iiwan ko na siya. Inampas ni Alex ang braso ko. Gaga, sa tingin mo tutubuan ang pagmamahal sa'yo dahil lang tinakot mo? Wala ba nakapagsabi sa'yo na ang pagmamahal, nagkukusa at hindi pinipilit ha? Diyos ko, maubusan ako ng regla sa'yo, bakla ka? Nalukot ang mukha ko. Nakakadiri ang baklang ito. Bumuntong hininga ko. May pagkain ka ba dyan? Nagugutom na ako eh. Namilog ang mga mata niya. Antsa ka ng festak mo? Nagpasundo ka na, papakain pa kita? FYI bruha, may duty ako. Ipagluto mo na lang muna ako. Inirapan niya ako ng bonggang-bongga. Grabe, muntik pang lumabas yung eyeballs niya. Che, tumayo ka na dyan at iahatid kita pabalik sa inyo. Kausapin mo na pati na yung asawa mo at na magkaintindihan kayo. Nagpapadyak ako. Ayoko pang umuwi, Alex. Anong gagawin mo rito? Wala kang kasama, gaga? Habang dire-diretso ang pagtatalak ni Alex. Gusto ko na nga siyang subuan ng sapatos para matigil eh. Saglit ako nag-isip kung saan ako pupunta. Ayoko namang pumunta kay dad dahil mukha akong kinawawa. Kaya't sigurado magagalit yun kay Daniel kapag nakita na ganito ang itsura ko. Ano ang gagawin ni Margaret sa mga nalaman niya? Mapapatawad na kaya siya din Daniel o ay pagpapatuloy lang niyang layuan si Daniel? Yan po ang ating aabangan sa huling kabanata ng ating istorya.